Hello guys, good evening. Ito, uwi na pala ako. At ito, hinihintay ko yung Uber na order ng amo ko. Siya kasi yung nag-order ng Uber sa akin every afternoon. So, hindi na ako nagbabayad ng Uber ko every afternoon. Every morning lang ako nagbabayad ng aking Uber. So, yan guys, tinitingnan ko yung mga daan. Ganyan, inahanap ko kasi yung kaibigan ko. Baka nandiyan sa yung kaibigan kong Kenyan. Inahanap ko siya kasi nga, mangungutang ang person sana all. Wala kasi akong pang-Uber morning. So, kapag isip-isip ko na, 'di ba? Wala talaga akong hiya, no, kahit ibang lahi ng utang ko. Hindi, kaibigan ko 'yon at saka always naman kami magkasama noon. So hindi naman ako nahihiya sa kanya kasi parati ko siyang kasama, almost 2 years kasama ko siya. So 'yan, kakarating ko lang sa aking tahanan, char. So kahit ganyan luma yung tahanan namin, malinis 'yan, malinis, malinis. Oh, 'di ba? So yan, may tubig pala dyan, oh. Sabi ko kaninong tubig to. So diba guys, ang hirap mag-vlog-vlog. Kailangan mo pang ilagay yung phone mo tapos balik ka ulit para kunwari kakarating mo lang, diba? So wag mo na napansinin yun, hindi ko na na-edit. So yun nga guys, no, nagmadali ako magsahing kasi nga ayokong mag-upo-upo dyan, hindi pa ako nakasahing kasi nga inaabutan ako ng 10, 11, 12 ganyan na hindi pa nakakain kasi nga ang inuuna ko is magtulog-tulugan dyan pagdating ko. So sabi ko magsahing ako para madali ang aking gawain. So ito nga guys, no, nag-advance pala ako sa amo ko. Oh my god, kasi grabe guys, no, na ano nyo rin ba, nahalata nyo rin ba na grabe yung crisis, grabe guys. Pero guys, kahit ganun, alhamdulillah pa rin, pero crisis talaga guys, super crisis talaga sa Pilipinas, nararamdaman ko dito sa abroad kasi nga wala sila. Siyempre kapag wala sa Pilipinas, yung abroad ang tinatanong kung meron ba dyan, ganyan. Lalong-lalo na ako, meron akong pinapaaral na pamangking ko, ganyan. Gusto ko kasi makatapos yung pamangking ko. Ayoko na yung dati na pag-aaral ko na hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Ganun. So gusto ko kahit mahirap, itataguyod ko yung pamangking ko. Kahit siya lang makatapos, ganun. Kasi yung hirap ng buhay talaga, yung hirap maging breadwinner, super hirap, grabe. Yung iba sasabihin na kung gusto, bakit mag-complain-complain kayo, umuwi ka, ganyan. Hindi nyo alam ano yung feeling ng isang OFW. Hindi nyo alam kung gaano kahirap dito. Kinikim-kim lang namin yung ano, yung hirap, yung sakit dito sa puso namin. Kung gaano, basta sabay pa sa trabaho, sabay pa sa problema, ganyan. O, diba? Ang hirap-hirap. Saka nyo malalaman ang salitang OFW pag nandito na kayo sa ibang bansa. Grabe, super hirap. Pero yung iba, alam nyo, yung iba na mga OFW yun, grabe rin magsalita. Kasi nga, hindi yun, siguro, selfie sila kasi hindi siguro tumutulong sa buong pamilya. Eh ako, ay nako, tumutulong ako sa buong pamilya. Siguro guys, kung selfish lang ako, ang dami-dami kong ipon ngayon, ang dami kong pera, ang dami kong gold, ganyan. Kaso, hindi ko kaya mag-selfish sa aking pamilya guys. Marinig ko lang sila na hindi makakaya ng isang araw na ko, ako yung hindi nakakatulog dito sa ibang bansa. Alam nyo ba yun? Maririnig ko lang may mga sakit sila. Alam nyo ba yun na hindi ako makatulog, basta wala ako sa mood, ganun. So, sana guys, is mahalin nyo yung mga yung kamag-anak nyo dito sa ibang bansa. Kasi grabe talaga yung mga isipan yan. Grabe talaga, parang mga yan talaga sila. Diba? Basta.